So, magandang hapon mga sir. Ito, gagawa natin ng isang setup na one relay setup. Itong buong wiring ng ating daang hari. So, ito yan. Isang relay lang. So, ituturo ko sa inyo kung paano ito ginagawa. So, ito yung normal na mangyayari sa kanya. So, ngayon, gagawa natin siya ng wiring na papadaanin natin sa relay yung baong wiring niya. So, ibig sabihin, iba one relay setup na natin itong wiring ni Daang Hari. So, magandang araw mga sir. So, ito ang model ng motor natin ngayon ay Daang Hari 150. So, gusto kong i-upgrade ang wiring nito kasi magdadagdag ako ng mga MDL, palalakasin ko yung busina. So, i-upgrade ko yung pinaka-wiring nito. So, gagawin ko siyang one relay na setup. Tapos, yung ating gagamitin, isang relay na lang sa buong ilaw and ating mga accessory lights. Kasama na dyan yung busina. So, paano ba ginagawa yun? O paano natin gagawin yun? So, paano natin gagawin yung ganoong setup? So, ang gagawin natin, gagamitan lang natin siya ng isang relay na 80 amperes. Ayan, tataasan natin yan. Tsaka yung mga wire. So, tuturo ko sa inyo kung paano mag-wiring ng pinaka one relay setup dito sa ating motor na ito. So, update na lang tayo. Magandang hapon. So, ganito po yung pagsiset natin ng one relay dito sa ating Daang Hari. Unahin natin dito sa ating susian. Tanggalin nyo lahat yung headlight. May makikita ka dito yung susian. So, kukunin nyo po yung kanyang black wire. Ito po yung tinatawag natin na accessory wire. Dito po tayo magkukonekta. So, dapat tugtungan nyo kanyang wire. Mahaba po, kahit gano'ng kahaba. Tansyahin nyo na lang. And then, ang gagawin po natin, isasama natin ito doon sa ating relay na ginagawa. So, magkakaroon tayo dito ng isang modification sa wire. Gagamitan po natin siya ng relay na ikukonek natin sa ating ignition switch. So, magkakaroon pa rin po siya ng supply trigger kasi doon tayo kukuha ng trigger sa accessory wire. So, ito po yung ating relay. 80 amperes po siya, 12 volts. Yan. So, gumamit po kayo ng mas mataas na amperahe para sigurado po tayo. So, yung number 30, lagi po natin itatandaan. Ito pong number 30, yung number 30 ng relay, didiretso na po agad natin yan dito sa ating battery na may kasamang fuse. Yun po siya. So, ang ginawa kong trigger sa kanya, yung number 86 naman, nagdagdag ako ng wire, 86, papunta dito sa ating body ground. So, sa ground ko, dito ako nag-ground sa body ground. Pwede rin naman dito sa battery. So, isa kong dahilan dyan, hindi na ako nag-ground sa battery kasi yung buong ground ng ating motor na wiring, dito na siya kukuha ng ground. So, isi-separate ko na yung ground para dito sa ating relay. So, meron na tayo na ditirang 87 at saka 85. So, unahin natin po itong 85. So, itong number 85, ikukonek po natin ito dito, dun sa may susian. So, yung number 85 po ng ating relay, dito, ikukonek po natin siya dito sa ating susian. So, ang mangyayari po dito, itong susian, yung galing sa taas, punta dito sa ignition switch and yan po ilalagay natin dito sa
number 85. Ayan po, number 85. So hindi ko na siya hininang kasi ano lang ito, tutorial. Tapos yung isang wire ko, nung natitira natin, yung isang wire na papunta dito sa accessory wire natin, yung number 87 naman siya. So meron tayo isang wire na natitira, yung number 87, dito po natin siya ilalagay. So yan. So mas maganda po nakahinang yan, mga yan, para maging maganda yung kapit ng wire. At the same time, wala po tayong loose contact. So ito naman po ay tutorial lang. So para ihatid ko lang sa inyo yung paano ginagawa yung one relay ng ating motor. So yan po, okay na yung ating setup. So tandaan nyo po, yung number 30, yung number 30 po, diretso po yan dito sa ating battery. With fuse po yan. Yan po ah, para mas malinaw. Yung number 30 po, diretso po yan dito sa ating battery na mayroong fuse. Tapos yung number 86 ng relay, papunta naman po siya dito sa body ground. Yan po, sa body ground. So ito namang number 87, ito naman po yung wire, kukonek natin sa ignition, may ignition switch papunta dito sa accessory wire, yung pababa ng harness. At saka yun yung 85 naman po, doon naman po natin ilalagay yan sa wire, galing sa ignition switch na kulay black. Ito po kasi yung pinaka-trigger, yung number 85, magti-trigger po siya pag sinusiya natin. Yan po, makikita nyo po. Yan na po yan. Yan. Nagtitrigger naman po siya. So yun, wala naman po nagbago sa kanyang supply. Sa headlight. Yan. Yung busina. Mas malakas po yung busina. So yun po ang ating ginawa sa kanya. Ginawaan po natin siya ng isang relay para dun sa kanyang setup na wiring. So ganito po yan. Yung number 87, dito na po tayo kukuha ng mga wire. Kung saan po tayo magkakabit ng malakas na busina at yung mga MDL nating tinatawag. So yan, may nakabang na po akong MDL sa kanya. Yan, ikakabit ko na lang po yan para sa kanyang ilaw. So ganito po yun. Halimbawa, pumutok yung fuse natin dito. Mawawala na po siya ng supply. Tapos ganito po. Tapos yung meron pa rin po siyang fuse para dito sa battery, papunta doon sa main switch natin ng ignition switch. Yung pinaka red wire, dito pa rin po siya manggagaling. So naka-separate lang po yung supply natin para sa relay, para doon sa support natin na accessory wire. So ang mangyayari po, sinusupplyan na lang nito ignition switch tsaka yung kill switch nya, kasama na rin din sa kanya yung pinaka-ground. So yun lang po ang update natin para sa one relay setup ng ating Daang Hari.